Samantala, ginit ni Carlos Arcilla, DOST, Philippine Nuclear Research Institute, na panahon na para gamitin ang Bataan Nuclear Power Plant o BNPP bilang tugon sa krisis sa enerhiya, lalo na't papaubos na rin ang binibiling natural gas sa Malampaya. Sinabi ni Director Carlos Arcilla na ito ay kasalukuyan o kumpara sa kasalukuyang source ng energy, mas ligtas at makatitipid kung pagaganahin ang BNPP. Pinawi rin ni Arcilla na sakaling gamitin ang BNPP ay maging katulad ng naganap sa Chernobyl disaster na naging dahilan ng unang Aquino administration para hindi paganahin ng BNPP. Paliwanag ng siyentista, hindi ginawa ang BNPP dahil lamang sa iisang isipan o tao. Dahil kinonsulta mga dalubhasa, lalo na't malaking perang ginastos para maitayo ang nuclear plant sa Morong, Bataan. Kasi we will not do this alone. We are under the guidance of the International Atomic Energy Agency. Tapos ang number one doon sa milestone is national position. Ibig sabihin, the policy of the government. Yes. Yun po yung policy na kay Presidente Digong. Okay. Pag napirma niya po kasi yun, ibig sabihin, all the other things will start moving. Yeah. Pero pag wala yun, theoretical lang po, walang mangyayari. Oh. Umaasa si Arcilla na huwag munang maubos ang natural gas sa Malampaya dahil kung mauubos ito ay mapipilitang umangkat ng natural gas. Ang halaga ay $280 million kada barko. Kaya ang tanging opsyon lamang ay magamit na ang BNPP. Sa ngayon, may alok ang South Korea na i-rehabilitate ang BNPP para ito'y magamit na.